Lagi kong itataas bandila ng Pilipinas. Saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Pinakamagulang na boxer ng Argentina. Iyak ang pamilya at ang lahat ng tao sa arena na nakasuporta sa kanya. Pagkatapos makatikim ng brutal na TKO kay Quadro alas dyan Riel Casimero. Isa sa pinakamabigat na naging laban ni Quadro alas dyan Riel Casimero ay noong lumaban ito sa balwarte ng kalaban sa bansang Argentina. Laban sa pinakamagulang na boxer nila na si Luis Alberto Lazarte. Bukod sa ang makakalaban ni dyan Riel Casimero dito ay literal na magulang at veterano, ay may iniindang pabigat sa dibdib ang ating pambato. Ito ay nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kapatid sa Pilipinas. Wala kasi kami pira talaga eh. Ano lang eh, yung kailangan lang ng doktor, 1 million. Kaso wala pa kami pira nun eh. Yung first double sa Argentina, doon pala million ako eh. A million pala. Pero imbis na mawala ng pag-asa na lumaban sa ibabaw ng lona, alaban ng pinakamadayang boksingero ng Argentina, ay ginawa niya pa itong motivasyon upang manalo ng isang magandang TKO sa pinakamagulang na nakalaban niya. Subscribe. Araw ng Biyernes, February 10, 2012, dumayo ang ating kababayan na si Quadro alas dyan Riel Casimero sa Club Once Unidos, Buenos Aires, Argentina. Makakalaban niya rito ang veterano at pinakamagulang na boxer nila na si Luis Alberto Lazarte. Ito ang main event ng torneo at paglalabanan nila dito ang bakanting WBO Interim Flyweight title. Bago pa man maganap ang laban ay nabalitaan na ng ating pambato na si Quadro alas dyan Riel Casimero ang isang masamang balita. Pumanaw na ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Masakit man at parang ayaw niyang lumaban, pero mas pinili niyang magpatuloy para sa kanyang kapatid at para mabigyan ng karangalan ang ating bayan. Umasok na si Luis Alberto Lazarte sa bulwagan ng laban at tinawag ang kanyang pangalan sa ibabaw ng lona. Todo hiyawan naman ang kanyang mga nakasuportang kababayan. Luis Lazarte! ¡47.5 kilos registró! 21 años lamang si Casimero at 40 años na ang magulang na Argentinian. Nagsimula na ang kanilang laban at tila babatid ni Lazarte na hindi siya mananalo kung hindi siya gagamit ng gulang dahil maliksi at ramdam niya ang lakas na mga patama na mga kamao ni Casimero. Sa kanyang tangkang pang-headbutt sa round 1 ay siya ang nasaktan. Kinarma agad siya sa first round pa lamang. Pero nang pinakita ang replay, kitang-kita na ang suntok ni Casimero ang nakapinsala. Ito ay malinis na tumama sa kanyang inirereklamong mukha. A ver. El título del mundo, juego Mar del Plata. Ahí vemos. Sa mga sumunod na round, dito na magiging agresibo si Lazarte. Kaliwat ka ng patama sa likuran ng ulo ni Quadro alas dyan Riel Casimero. Sa pagtatapos ng round 2, todo reklamo sa referee si Lazarte. Animo'y nakikipagtalo pa ito sa referee. Sa round 3, tuloy lang si Lazarte sa maduduming taktika. Niyakap niya si Casimero at inawat sila ng referee. Pero bigla niyang binanatan sa mukha si Casimero. Dahilan upang matumba ito sa ibabaw ng lona. Parang walang nangyari, kinausap lang ng referee si Lazarte. Le está dando buenos dividendos a Lazarte. Ahí vemos
el golpe que no debió haber lanzado Lazarte después de la intervención del árbitro norteamericano. El concepto de Santos Lacial. Sí. Sa round 4, lumaban na si Casimero sa panggugulang dahil sobra na ang kanyang natatamong suntok sa likuran ng ulo at bato na sinusuntok ng magulang na kalaban. Las infracciones que uno no puede determinar quién comete más infracciones. Es tremenda la pelea en ese sentido. El árbitro tendría que tomar alguna medida, no tiene personalidad. Winarningan na si Lazarte sa mga illegal na suntok na patama niya at ginagawa kay Quadro alas dyan Riel Casimero. Sa mga huling minuto ng round 4 ay napatumba ni Casimero si Lazarte. Hinila naman niya si Casimero at hinawakan ang paa nito dahilan upang mapati dito sa kanya at nagmukhang sinipa siya ni Casimero dahil hinila niya ang paa nito kaya binawasan ng referee ng puntos si Quadro alas dyan Riel Casimero. Una pelea dejó de ser boxeo. Le agarró la pierna, Un punto de descuento para Casimero. En algún momento alguna de estas determinaciones. Sa pagpasok ng round 5 ay na-out of balance si Casimero. Hindi naman tumama ang suntok ni Lazarte, pero binilangan pa rin siya ng referee. Ahí vemos la repetición de las acciones. Tuloy pa rin ang mga illegal blow ni Lazarte na nagpamaga ng husto sa yagba ni Casimero. Gigil na si Lazarte na tapusin si Casimero. Kaya lang ang hindi niya alam si Jan Riel Casimero ay ibang klaseng boksingero. Panunuwag sabay suntok ang diskarte ni Lazarte dahilan upang ma-headbutt si Casimero. Round 6, dito na ginawa ni Lazarte ang pinakamaduming laro niya sa boxing. Kinagat niya si Quadro alas sa balikat habang hindi nakatingin ang referee. Inawat sila ng referee pero sinuntok niya pa rin si Jan Riel Casimero kaya winarningan na siya ng referee. Otra vez, otra incorrección. Hindi pa rin tumitigil si Lazarte sa paulit-ulit na panununtok sa likod ng ulo ni Casimero kaya binawasan na siya ng puntos ng referee. Hindi naman ito nagustuhan ni Lazarte at pinagbantaan ng referee. Kaya hinayaan na si Lazarte ng referee sa mga maduduming taktika nito. Round number 7, tuloy pa rin si Lazarte sa pag-pressure kay Casimero. Kaya gumanti na rin si Casimero. Nangagat na naman ang magulang na tila vampirang Argentinian sa harap pa mismo ng kanya mga kababayan. Napailing na lang si Casimero sa napakagulang na boxer na ito. Round number 8, gumanti na ng panggugulang si Casimero. Kaya muli siyang nabawasan ng puntos pero tuloy pa rin ang gulangan sa kanilang labanan. Contarle punto también. Para de contarle punto. Por segunda vez. En un terreno sucio. Round number 9, dinarag ni Lazarte si Casimero. Kaya bilang ganti, hindi na siya nakatiis at binayagan na niya ito. Trabajo y choque de cabeza. Toda la pelea ha sido así, Toda la pelea. Una máquina de cometer infracción. Tuloy ang bakbakan at ginawa na naman ni Lazarte ang kanyang signature move na pagsuntok sa likuran ng ulo ni Casimero at tila wala ng paki ang referee dito. Nagpakawala si Casimero ng isang malupit na kombinasyong suntok na nagpabagsak sa Argentinian boxer. Hilong-hilo ito sa pinsalang na tamo habang si Casimero ay parang tigre na nilapa si Luis Alberto Lazarte. Bandila ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo. Iwawagayway ko ito. Hindi na tinapos ni Lazarte ang bilang ng referee at pumunta na siya agad sa corner at parang binastos na niya ito kaya na save by the bell pa si Lazarte at umabot pa siya ng round 10. Parang wala na sa sarili sa Lazarte, lasing na pala ito sa mga suntok ni Casimero at dito na tinapos ni Casimero ang pinakamagulang na boksingerong Argentinian. Iyak ang kanyang pamilya at ang lahat ng tao sa arena na nakasuporta sa kanya
sa mapait na pagkatalo na sinapit ng kanilang bida. Nagkaroon nga pala ng gulo dito at kinuyog si Casimero at ang kanilang kampo dahil di nila matanggap ang kanilang mapait na pagkatalo. Hindi lang niya natalo si Lazarte, kundi ipinatigil rin niya ang boxing sa lugar nila. Ipinagbawal na kasi na mga international boxing organization ang pag-host ng boxing sa bansang Argentina dahil sa gulo na ginawa nila. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone.